Hey guys, and good evening, or actually good morning. It's January. Bangin. January 2, 2023. Di pa ako makapag-adjust dahil nag-start pa lang tayo ng new year, so adjustment period. Anyway, guys, ang ating review is about well, topic natin tonight or this morning is RC. So hindi tayo sa motor. So we're reviewing natin tong Lipo charger. So what we have here is a 3000 milliamp ready na Lipo. Okay. 2S battery. Ayan. So we are reviewing not the battery but rather the charger. So ito pong charger natin is NTRC. Ayan, maliit lang siya. It's called Compact Charger H4. So ang description niya, it's teka guys, tingnan natin. Ay mag-focus ng aking phone. Wait lang guys. Wow. Ayaw niya mag-focus. Anyway, basahin ko na lang sa inyo. It's 2 to 4 cells, no? Teka, mas maganda mak. Madilim eh. Ayan, 2 to 4 cells. Tapos. Teka, wait lang guys ha. Wow. Ayan, 2 to 4 cells, 20 watts. Wow. So, ito siya. Ito pala, mas malinaw dito eh. Ang kina-charge niya is, ano ba ito? Lipo, LiHV, na 2 to 4 cells. Okay. Ayan. Ano ba itong LiHV? Hindi ko alam kung ano ito eh. Baka lithium battery yan. So, it's Lipo, LiHV. Ayan. Tapos nandito sa likod ng box yung specifications. Battery type. Lipo. LiHV nga. At saka. Ano to? LiMBH light. Ewan ko. So sa likod ng box may makikita kayo. Ito yung status ng light niya kung ano to. Anyway. Tapos ang kasama po niya. Ito yung charger. Ito yung box. Tapos meron ditong manual, no? Ayan, compact charger, H4. Okay, so H4 yung product nating re-reviewin. Tapos, ito yung pinaka-basic charger. It's, napakaliit niya. Napa-plug siya sa 220. So, ikaw, kung ikaw guys, ikaw ay starting into RC or naka-budget ang charger mo, medyo hindi kayo makabili ng smart charger na mga around 3,000 pesos. So, good enough na ito for your charging sa battery. Of course, maganda yung smart charger kasi binabalance niya yung battery nyo. Ito, oh, hindi ko sure. Although, pag chinarge natin, nakabalance din siya. Pakikita ko sa inyo, guys, demo natin. So, guys, ganito mag-charge. Hindi siya pinaplug like sa mga smart charger. To, pinaplug to sa charger siya. Paplug mo yung kanyang balance cord dun sa balance ports, no? Kasi sa smart charger, ito pinaplug sa charger to, yung power end plus yung balancer para binabalance yung battery. Ito baliktad, ang charging mo sa balancer. So ngayon, si-select mo siya dito. Ayan, naka-Lipo na siya. Lipo, LiHV, tsaka LiHV. Ako na to, hindi ako familiar dito eh. So, how to charge? So, product review siya, tsaka features na rin. So, tapat mo sa kung anong battery siya. Eh, since Lipo siya, dito tayo sa kaliwa. Tapos hold mo lang, magi-green light yan. Yan. Flashing. So, that means charging siya. Yan. Pag yung green light niya nag-steady na, that means full charge na yung battery mo. Alright? Pwede itong stop. Yan. Nag-red na dahil in-stop ko. Okay? Pero kung gusto natin charge ulit, press mo ulit. Yeah, charging.
Okay. Anyway. So, product review, guys. Battery charger na to. Okay siya. Nagamit ko na several times. Okay naman na charge yung battery natin. So, kung gusto mo ng friendly around 1,000 pesos charger, okay na to, guys. Pwede na. Budget-friendly charger, macha-charge yung battery mo. Although, syempre, of course, I would suggest kung gusto niyo na magandang klaseng charger, smart charger pa rin para maproteksyonan yung battery nyo, hindi siya masira, ma-cycle maigi yung battery mo. Pero kung medyo short ka sa budget, pwede na yan. Good enough charger na yan. Cheap charger na you can charge your batteries using this charger. Pwede na. So, wala tayong rating. Ang sasabi ko lang, it's a good quality charger to charge your LiPo battery. So, that's it for our product review and features of NTRC H4 Compact Charger. So, that's it guys for our product features and review. Bye-bye.